Sa pagtakbo ng makabagong panahon ngayon na ang lahat ng information ay madali mo nalang ma-access, madami ang nagsasabi sa iyo lalo na sa internet na gawin mo to or gawin mo yan para yumaman ka, na madalas ang habol lang naman ay ma-scam ka. Dahil dito, hindi mo namamalayan na natatrap ka na sa tinatawag na rat race, kakahanap ng one great formula sa pagyaman. At lahat ng ito ay nagiging komplikado na para sa iyo. Pero what if sasabihin ko sa iyo na hindi naman kailangan maging komplikado ang lahat? What if ang kailangan mo lang pala ay tamang mga habits para magawa ito? Kaya sa video na to ay pag-uusapan natin ang top 9 habits na pwedeng magpayaman sa iyo. Ang mga ganitong habits ang meron ng mga successful na tao na dapat ay ginagawa mo kung gusto mo talaga umasenso. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na maaaring makatulong sa iyo. Kaya kung ready ka na, let's go! Number 1. Pagbabasa para sa personal development. Ito ang common habits ng matatagumpay na tao na discover ko. Halimbawa kung ikaw ay isang entrepreneur or magbabalak palang pumasok sa mundo ng pagninegosyo, kailangan mo magbasa para mapag-aralan mo kung paano mag-handle ng tao at kung paano maging isang effective na leader. Ang pagbabasa ay malaki ang maitutulong para lumago ang kaalaman mo kahit hindi ka pumasok sa isang business school or mag-take ng business courses. According sa research, about 85% ng mga self-made millionaire ay nagbabasa ng at least 2 or more books each month. Ang isang example na lang dito ay ang kilalang investor na si Warren Buffett. Ni-spend niya ang 80% na kanyang araw sa pagbabasa lang. At nung early days niya sa investing ay nakapagbasa siya ng 600 to 1,000 pages in a single day. Alam kong karamihan sa atin ay walang hilig sa pagbabasa. Pero madami namang paraan gaya na lang ng pakikinig sa audiobooks or panonood ng mga book summary. Pero much better pa din na unti-unti mong i-develop at gawing habits ang pagbabasa dahil pagdating ng araw ay papasalamatan mo ang sarili mo dahil ginawa mo ito. Number 2, mag-establish ng multiple source of income. Another success habit na meron ang mga matatagumpay at mayayaman na tao. Hindi sila dumidepende sa isang source of income lang. Lahat ng milyonaryo ay may mga multiple source of income. Pwedeng galing sa iba't ibang business or iba't ibang investments and assets. Ito ay para makaiwas sa pagkalugi if mag-fail ang isang source of income mo. Kaya kung ikaw yung tao na iisa ang source of income, much better na mag-develop ka or pag-aralan mo kung paano ito madadagdagan. Gamitin mo ang extra time mo to learn new things na pwedeng magbigay sa iyo ng steady source of income. At ang pinakamagandang source of income na dapat mong unahin ay yung magbibigay sa iyo ng passive income. Nasa umpisa mo lang naman i-develop pero after mo siya ma-build, magbibigay na siya sa'yo ng consistent income every day or every month. Kaya mga milyonaryong tao ay mga passive income addicts. Dahil kahit natutulog sila or wala ang presence nila, ay tuloy-tuloy pa din sila kumikita. Number 3, habits of budgeting. Ang average na milyonaryo ay hindi naniniwala sa swerte at jackpot. Binibigyang oras nila na maintindihan ang cash flow, income and expenses. Dahil dito, nakaka-establish sila ng monthly budgeting habit and nag-i-stick sila dito kahit anong mangyari. Ang essence ng budgeting ay para ma-minimize mo ang unnecessary expenses. Kaya na lang ng unnecessary na pagkain sa labas or unnecessary na pagta-travel. Makakatulong ito para mas makontrol mo ang iyong financial life. Mas mainam na gumawa ka ng budgeting journal para matrack mo at makaiwas ka sa overspending at para malaman mo kung saan napupunta ang pera mo every month. Meron nga pala akong video about dito. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Number 4, manage and maximize money. Ang pinaka-importanting edukasyon para sa milyonaryo ay ang financial intelligence. Walang tao na mayroong financial freedom na hindi natutunan ng financial literacy. Dapat malaman mo where the money flows. Dahil once na malaman mo ang bagay na ito, dito ka na ngayon makakabuo ng strategy kung paano ma-attract ang pera. Hindi naman talaga mahirap kumita ng pera. Hindi mo lang alam kung paano ang tamang paraan. At para ma-attract mo ang pera, siguro ang kailangan mo munang gawin ay i-like ang video na to at mag-subscribe para palagi kang makapanood ng mga ganitong videos na maaaring makatulong sa'yo. Number 5, manage your debt. Ito ang isa pa sa habit na nagse-separate sa mayayaman at mahihirap ay kung paano nila minamanage ang kanilang utang. Ang totoong mayayaman ay marunong gamitin ang utang para sa kanilang advantage. Walang mahihirap naman ay umuutang para lang sa kanilang lifestyle. Kaya sa librong Rich Dad, Poor Dad, may dalawa daw klase ng debt. Ito yung bad debt at good debt. Kaya kung gusto mo umasenso sa buhay, kailangan mong matutunan kung paano kumita gamit ang utang.
at itigil mo ang utang na lalong nagpapahirap sa iyo or hindi nagbibigay sa iyo ng income. Number 6, set daily goals. Hindi importante kung ang goal mo ay business, career, or financial projections. Ang mga successful na tao ay may habit sa pag-set ng goals nila, whether it's short-term or long-term goals. Nagpa-plan sila ng daily, weekly to generate momentum para ma-achieve ang mga goals nila. Pero make sure na kapag nag-set ka ng goals, unahin mo ang mga bagay na mas importante. Ganda lang halimbawa ng health, relationship sa pamilya or asawa mo. Makakatulong ang mga ito para mas maging productive and effective ka everyday. Pero kung ang priority mo naman ay to have financial freedom, dapat ang inuuna mo ay yung mga activities na makakapagbigay sa iyo ng malaking reward rather than pag-focus sa low rewarding activities. Number 7, don't act rich. Ang goal ay hindi mag-astang mayaman, kundi maging mas productive sa buhay. Marami sa atin na kapag nagkakapera na, ay nag-aasta na agad na mayaman kahit sa totoo lang naman ay hindi pa talaga. Dahil nakapokus sila sa kung ano ang tingin at sasabihin sa kanila ng ibang tao. Alam nyo ba na according sa findings ng Experian Automotive Researchers na 61% ng mga tao na kumikita ng $250,000 or higit pa ay bibihirang bumili ng luxury brands na sasakyan. Instead, bumibili sila ng Honda, Toyota, and Ford na gaya lang din ng mga karamihan. Ang reason dito ay ayaw nila mag-spend sa mamahaling sasakyan na bababa lang din naman ang value over time. Nakafocus ang mga totoong milyonaryo or bilyonaryo sa pagbili ng mga assets na mag-a-appreciate ang value sa paglipas ng panahon. That's why poor becomes poorer and rich become richer. Number 8, habits ng pag-iinvest at pag-i-business. Ang sabi ni Robert Kiyosaki sa kanyang cash flow quadrant, nadidivide daw ang earned income sa apat na quadrant. Ang E stands for employee, sila yung mga tao nagtatrabaho para sa iba. Basically, they trade their time for money. S stands for self-employed, sila naman yung nagtatrabaho para sa sarili nila. Ang E and S ang nasa left while ang nasa right naman ay B stands for business owner, sila yung mga tao na may mga empleyado na sa kanilang business, basically sila yung employer. At ang I naman stands for investors, sila naman yung mga tao na ginagamit ang pera nila to make more money like Warren Buffett. Kung ikaw ngayon ay isang empleyado at gusto mo makaalis sa current situation mo, ang dapat mong i-goal is to move from left side ng quadrant papuntang right side. Kung gusto mo talaga umasenso, kailangan mong matutunan magpatakbo ng isang business or kung paano i-invest ang pera mo. Ang sabi nga ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Number 9, habits sa pag-iwas sa get-rich-quick scheme. Ang mga totoong mayayaman ay hindi naniniwala sa mabilisang kita. Mahaba ang mga pasensya nila sa business at investment na kanilang pinapasok. Dahil kung palagi kang magmamadali sa mga desisyon mo or sa pagyaman, mas lalong ka lang matatagalan dahil palagi kang magkakamali. Huwag kang maniniwala sa mga too good to be true na kita dahil wala naman talagang ganun. Wala naman talaga sikreto sa pag-abot ng tagumpay. Ang kailangan mo lang ay tamang mindset at tamang habits dahil dito lang sa dalawang to naman magsisimula ang lahat. At kung nagustuhan mo ang video na to ay i-like and subscribe at ipakihit na din ng notification bell para hindi mo miss out ang mga susunod nating videos. See you in the next one. Peace!